yun nga, no. Medyo matagal ko kasi hindi nagamit ito, kaya ipapaayos ko muna. Medyo nasira kasi yung shock. Kaya naisipan kong ipaayos ko muna. Hinaya nga ako, medyo matagal kong hindi nagamit. So, ngayon ko siya gagamit, kaya... kailangan ko ipaayos. Ito pala siya. Ito pala yung shock. Ayos ko muna yung shock ng motor. Yung pala yung ako. Anyway, ang ganda ng motor na to. It's Kawasaki brand. 1,000 cc. Ang forma, oh. Yun nga, no, ayon sa sa pinaka-technician na ito. Sa boss niya nga daw ito. So, magkakalaga raw ito ng 750,000 pesos yun ang value ng motor na. Pero ang pogi-pogi na gulong pa lang. Ang laki na. Diba? May advantage and disadvantage pag may ganito ka motor. Advantage is mabilis, siyempre 1,000 cc. And bogey points talaga, 100% bogey na tulad ko. Disadvantage siya. Pag pumunta ka ng palengke, kakarga mo ng karne, ng manok, ng kung ano-ano, yun lang, hindi pwede. Pero syempre, ito yung sa atin. Yan. Mga pang ano lang, mga pang small time lang. Tumatagas yung damis niya sa papabalitan natin ng oil na seal. Tagas yung langis eh ng shock niya. Pag nalulubak ka talaga naman, ngarag pati ulo mo. Kaya sa papabalitan ko eh yung langis di tulad ng isa, wala malinis. Napalata mo yan? Hindi, papaano ko lang, i-re-repair lang yung pinakang oil seal niya. Siguro pag binroom-broom mo to, maugong talaga to. Kasi yung makina niya, taba-taba. Dami na kung ano-ano mga, siguro ilang paklasan to, no? Ilang tornillo, dami oh. Yan ang tinatawag na lifestyle. Kaya mo lifestyle mo, bumili ka niyan. Pag hindi mo kaya ng lifestyle mo, tiyan ka lang. Oh no! Ganun lang kasimple, di ba, ang buhay. Ibig sabihin, boss, hindi pa ito nagagamit? Hindi nagagamit ni boss. Yeah, hindi nagagamit. Ibig sabihin, may mga iba pa siyang motor. Harley. Harley? Ano yung Harley niya? Butterfly. Ah, yung butterfly. Palupet, no? Yung sports. Ah, okay. 1,800 cc. Tapos ito 1,000 cc pa. May 1.8 pa. Yung Xbox na. Ay, sorry boss, sorry boss. Yung naglaro kami. Ano na kaya ang takbo ng 1,800 cc na yan? Bagal yun. Bagal pa yun? Pero sa lakas. Pero sa lakas, okay. Bubunutin ka. Maglumpit. Nawa ka mo ni Bella, siguro hihilahin ka ng 30 katao. Oh. Pero yung top speed ko, lang mabag. Yung bigat niya, mas mabigat yun si Harry. Mas mabigat yun yung nakaraan, no? Matras dyan. No?
Hindi niya napigil. Oh? Lupit pala mayari nito. Ika ni boss, dalawa raw pala yung motor na ito, isang Harley na 1,800cc and itong 1,000cc na to. And ito daw is bihira pang magamit. Lupit naman. So shout out, ano? Shout out sa may-ari nito. Lupit mo, sir. Ito lang yan. Nice perks lang. Pwede bang pasample, boss? Pang ganito. Sige na nga, balik tayo dun sa motor ko. Ito talaga yung motor ko eh, malupit eh. Ayan. Sabi ko kung comparison sa ganito motor tsaka sa ganito, mas ano tayo? Iba to. Mas nakakalamang tayo. Palengke, kahit saan. One time big time ang big bike. Oo, oh, one time big time. Pogi kun sa pogi talaga. Pero pag nasira. Pag nasira, medyo masakit lang sa ano. Kahit saan-saan ka, ganun pag wala akong... Ayun. Wala akong experience. Bakit lahat naman kung wala akong experience? Yeah, hindi ka naman bibili niyan kung hindi mo inaral yan. Oh. Diba? Saka lifestyle. Hindi, ibig kong sabihin, wala akong experience na troubleshoot, ganun. Ah, oo. Lalo yan, puro check engine. Pero ikaw na rin taga-ayos nito, sir. May mga pambura na kasi nakakuha. Z1 na strip black. Ah, wala. Ah, dahil yung Z1 karamihan. May mix green. May mix green. So si strip boss. Strip black na yan. Si boss pina jet, pina jet black niya lahat. Siya ang gawa. Malupet. One. Bogey talaga. Hello. Bagay ba? 750,000. Okay lang yan. Anyway, yung ano yung shop nito is FHDS Motorcycle Shop. And ito yung service na in-offer nila. Yung injector cleaning and throttle body cleaning nasa 600 and so on and so forth. Kayo na lang ang magbasa. Dito yan guys sa my better living. Siyempre nagawin nga ako dito dahil na-amaze ako eh. Dahil sabi ko, yung motor ko kasi parang big bike. Nakita ko may big bike. Kaya ako nagpa-ayos dito. Ah, ito pala yan. So anong natin dyan, sir? Tatanggalin lang natin to. Overhaul. Hydraulic overhaul. Hydraulic overhaul. Okay. Ano ba ang reason talaga dahil wala na tumatak, wala na yung langis niya, totally? Expire na. Oil seal? Yung oil seal niya. Pero yung ganyan, sir, yung repair lang, magtatagal naman to. Oh. Overhauling pa rin to para marunin siyang binawang bago. Kasi yung sinasabi nung sa kabila na pinag-inquire ko, dapat daw dalawa dahil para ika-balance, dahil hindi daw magiging maganda ang takbo. Totoo ba yan, sir? Para sa'yo? Sa minsan, pagka naggalaw ka na. Pero pag all stock, alam mo yung oil level nito. Uh-huh. Hindi mo rin masasabing hindi siya balance. I see. Okay. Pero sa mga NMAX, Aerox, nagbabagong sila ng oil level. Kailangan, alam mo yun. Ah, okay. Manual yan. So dito daw pala, ang tawag ng iba is repacking. Repacking. Overhauling naman sa'yo. Sa kanya, ang term na ginagamit niya is overhauling. Ayun. So, diba, kanya-kanyang idea, kanya-kanyang know-how kung paano ayusin yung motor. So, ayun, ano, dinukot niya to. And, I don't know. O, yun na yan siya, ano. Ah, siya, good. So far, sa akin, hindi pa naman, boss. Hindi pa naman palitin. Yun yung pinapitan ko, mga nag-upgrade na yung shop kung gusto mo yung... Ah, kung gusto ko mag-upgrade ng shop. Pero kung i-repack mo siya, dadagdagan mo lang siya ng oil, wala rin silbi yun. Okay. Mas mawawala pa yung laki ng play na yun, oh.
mababawasan. Mas mababawasan. Yung iba, di nila alam yun. Galing? Gusto, langis lang. Langis lang yan, boss. Para mawala yung lagotok. Yung ganyang NMAX ngayon, boss, nasa magkano? Magkano na? Ano na to, sir, eh. Phase out na kasi ito, yung version ko na yung lobas ngayon. Ibig sabihin, version 1 to? Oo. Ano to, sir, pina-lowered mo talaga? Hindi, mukha lang lowered, ganyan talaga yan. Tapos stock size lang ng... Ang galing, ano, parang lowered siya, ang galing. Parang pina-customize mo. Gawa po din. Pero yung bili mo dyan dati nasa... 120 yan eh. 120. Pero yung version 2 ngayon, umabot na ng 150. Yung version 2. Oh, mas malapad din natin. Mas malapad. Ah, oo, nakita ko yun. Hindi, parang mas maganda to. Maganda talaga yung 1 pesa. Pero available pa ba sa market yung version 1 na sinasabi? Kaya? Eto? Ah. Wala, ano, Jekyll, sana lang mabibili mo nito. Yun lang. Ito sir, nire-repair mo rin to? Hindi, ilang crate lang yung itsura niya. Ano ba yan? Ano bang motor yan? Ducati Panigale dati. Ducati yan? Panigale. Panigale. Pero ginawa ng Amerikano na electric bike. Ginawa na lang na electric bike. Malupit yung... Pero lakas. May engine siyang sarili. Oh, may cambio din yan. Electric bike? Iko-convert na lang to electric bike? Kinonvert na electric bike. Pero may cambio. May ano. Yan ba yan? Kaya may ano? Kaya may parang... Yan yung battery niya sa box. Yan yung engine niya nasa likod. Parang lagay ng gulaman. Lupet. Pero yun yung engine niya nasa likod. Pero pinturado na yung mga body niya. Nasa taas. Panigale yan. Ducati Panigale. Ducati Panigale. Okay. Panagale. Panagale. Si Bobby. Jamba ano pag hindi dalag yung big boys. Oh, may mga grupo. May mga grupo siya. Ano ba? Kasi pag hindi dalat yung bike niya. Mga bike niya, bike niya lang. Sarili lang niya. Sapat niya. Akala ko naman group of riders, yung pala mga bike niya. Eh, pumupunta rin, kagatar lang. Wala rin hilig si boss sa bike, no? Pero bilib ka, 3 years na yan. Pero hinap ko niya. Ah, ito bang brand na to ang ginagamit? 40 Motol. Okay. Ano yan, sir? Silado na yan. Oo, ano yung finish niya. Siguro naman, may kaibahan naman ngayon yan pag tumakbo ko kahit paano. Pag nalubak ako, hindi na mangangarap yung bungo ko. Siyempre, yan yung tama mong ano yung play. Ah, yan yung pinakalaro niya. Pinakalaro niya. Laro niya. Pagka lumagpas siya dun, untog natin dito. Ibig sabihin, delikado na yun. Muntog na siya. Sobrang lambot na. Sobrang lambot na. Okay. So matrabaho daw pala nilang ginawa ito para makikinis niya. Well, mukhang maganda naman yung palalabasan ito. Sana makita ko yan pag ina-assemble mo. Next week, assemble na yun. Ah, okay. Kasi patapos na yung dito niya eh. Ganda siguro ng outcome niya. Bago namin ibalik sa mayari yan. Pero first time niyo lang gumawa yan ganyan? Paano gumawa po? Ibig sabihin yung Ducati na... Electric. Ah, siya na pala yun, ano? Gumawa yung electric. Repaint lang pala kayo, no? Repaint ka na yung mga ibang masinsya. Oo nga pala. Malupit ang utak nun. Alright, so tapos na tayo. Bayad na tayo. And time to go home. Boso! And magkano yung expenses ko? 350 pesos lang. No? Pero syempre kung times 2 yun, di 700, no? Oo. Okay, okay. Pero kung magpapalit ako ng bago noon, nasa magkano, sir? Yung dalawang shock. 3,000 isa. 3,000 ang isa. Okay, okay na ako doon. Okay na ako doon sa ruta. Hello, Pet. Alright guys, so time to go home and mukhang okay na itong ating motor.
Alright guys, so siguro dito ko lang tatapusin yung aking vlog for today. Dito yan sa may FHTS Motorcycle Shop. Dito yan sa may Better Living. So, hindi ko na masyadong papaba. And see you again in my next vlog. This is Steven the Great. Bye! And God bless!